lang yung ano, 'di ba, no October 7 sinelebrate nila yung ano, yung anniversary na yung nangyari noong last October last year. So nanonood po kami, lahat po kami, kasi nagpunta kami doon sa anak ng aking alaga, so lahat kami nanonood doon. So hindi kami kasi nanonood ng news. So hindi ko alam na mostly na nangyari. Pero noon, ang habang nanonood kami, ang sakit sa puso, nakakaiyak, grabe, hallelujah, ang dami po palang nangyayari na hindi po namin, hindi ko alam, pero praise the Lord. Kaya yung habang nanonood ako, yung sabi ko, Lord, tulungan mo sila, marami palang namamatay na hindi po namin alam at marami na bibiktimize na hindi po namin alam. So, nag-remind doon sa akin yung sabi ni Abraham na kung may 50 doon sa Gomorrah at Sodoma ba yun? Kung may 50 ba na naniniwala sa'yo, ipapatayin mo ba ang mga tao doon? Yung sabi, yung basta yung ganun habang pababa ng pababa, pero sabi ni Lord, yung hanggang sa 10 na lang, pero sabi ni Lord, hindi. Diba? So, napaka-bait ng Panginoon na talagang mahabagin po siya. Na, kaya nagre-remind po talaga sa akin na kahit iisa lang ang maniniwala dito sa bansang Israel, kung tunay at tapat, hindi niya pababayaan ang bansang Israel. Di po ba? So, ayan, nasagot na naman yung, tapos sabi ko, di ba kawawa naman sila? Mahabagin ka, bakit hindi mo na lang ibigay lahat na ma-open yung puso at yung mata nila at maniwala sila na si Jesus Christ is Lord. So, yun na naman yung umikot-ikot sa isip ko. Tapos, napunta na naman ako doon sa, ano ba yun? Tower of Babel? Babylon. Yung gumagawa sila ng Tesa, para nagkakaisa po sila, and then, para sambahin. Para umabot sila sa langit. To the Holy of Holies. So, pero nung binasa ko yun, sabi niya doon na noon iisa lang ang wika na nagkakaisa po sila. Kaya sabi ng Panginoon, bumaba tayo at sirain yung ginagawa nila. Tapos doon na nagsimula yung iba't-ibang salita. So nagkakawatak-watak na sila doon dahil sa kanilang iba't-ibang salita. So, ang nag-remind na naman doon sa akin na pagpalala ang mga tao ay nagkakaisa is lumalabas na naman doon yung pride na ano ba yun? Na pinapangunahan ang Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon talaga ay makita natin siya na Diyos talaga sa ating buhay. Amen. Di po ba na hindi wala po tayong ipagmamayabang kundi kilalanin natin siya bilang Diyos. Amen. Sa ating buhay. Amen. So, yun naman po ang gulo-gulo basa. Yun. Praise the Lord. Kaya we always humble our heart. Amen. To praise the Lord. Na kahit ano man mangyari ay humbleness talaga ang ating pagkaroon sa ating buhay. Amen. Amen.